Hello, kumusta kabayan? Uuwi ka ba ng Pilipinas? May magandang balita po kasi kabayan, mas pinadali na at mas pinaiksi pa ang registration po sa One Health Pass ng Bureau of Quarantine. Kung dati is 24 hours, naging 48 hours, ngayon ay naging 72 hours na po. Bago ng ating flight ay maaari na po kayo mag-register kabayan. Kung dati may barcode, bago ka makakuha ng QR code, so pagdating mo ng airport, kailangan mo pang puntahan yung email para makakuha ng QR code. Ngayon kabayan ay hindi na. Ngayon po ay QR code na kaagad at express lane pa kabayan. So, ibig sabihin ito, mas simplified ang sistema ng bagong One Health Pass. Kaya dapat po kumpleto ang inyong requirements tulad ng ticket, vaccination certificate, COVID-19 test kung hindi ka pa nakuha o nakatanggap ng booster shot, kabayan. Okay? And now, I will show you on how to register sa One Health Pass kabayan using smartphone. At before we proceed kabayan, please consider to subscribe ng ating channel. Okay, salamat po sa inyong suporta at pakihit na notification bell para updated ka sa ating mga videos in the future. At siyempre po, sana pakipalo din ang ating FB page na Dad's Info TV. Okay, salamat po. Syukran! So tara kabayan, tayo po ay mag-register sa One Health Pass. Punta na po tayo sa Google at i-type na po dyan ang One Health Pass. Tandaan nyo kabayan, ang One Health Pass ay libre at wala po itong bayad. At ito po ang official website ng Bureau of Quarantine para po sa pagrehistro sa One Health Pass. May paalala po, dapat po ninyo basahin para dagdag kaalaman. Okay, so all foreign/Filipino traveler should register sa One Health Pass kabayan. At ayon pa dito, One Health Pass registration is free of charge. Okay, so scroll down nyo lang pababa. Ayan, at ayon po dito sa IETF Resolution 1 number 68, the following international traveler bound to the Philippines are no longer required to undergo facility-based quarantine and exempted sa pagpresenta ng RT-negative PCR test kung kayo ay number 1, fully vaccinated foreign/Filipino national with booster shot. Kung kayo ay nakatanggap na ng booster shot for 18 years above. Okay, number 2, foreign/Filipino minors 12 to 17 years old who are fully vaccinated and accompanied by fully vaccinated booster parents or guardians. Okay. Number 3 po is foreign/Filipino minors age below 12 years old regardless of their vaccination status who are accompanied by fully vaccinated or with booster parent or guardians, mga kabayan. So click nyo po dyan yung okay. So bago po ito, dati wala pong ganito. Okay, then click mo yung okay. So andito na po tayo sa One Health Pass Bureau of Quarantine main interface. So click nyo po dyan ang register. So ayan, may paalala din po, scroll down nyo lang, click nyo na yung okay. At dito po may advisory para po sa monkeypox kasi recently meron na pong na-discover ng monkeypox sa Pilipinas. So pagka nabasa nyo na, then enclose, mga kabayan. So ayan, ito na po yung travel details. Try po natin mag-rehistro. When is your departure going to the Philippines? Okay lang po ang inyong lipad. Okay, so ano mga yung 30 Saturday. So halimbawa, itry natin ng August 4. So ayan mga kabayan, your registration is too early. Please come back and register within 72 hours prior to the departure of time of your flight. So mas maaga hindi pwede. So dapat pasok po tayo doon sa 72 hours. So sabihin 3 days po kabayan. Okay, so ngayon is July 30. So 31. So subukan natin August 2 ang ating flight. So ayan, pasok po siya kabayan. Okay, so when are you arriving to the Philippines? Kung kailan po kayo makakarating ng Pilipinas? So August 2, so August 3 po. Ayan, type of port of entry, siyempre airport,
at may umili kayo kung saan kayo lalapag sa Pilipinas. Piliin lang po nyo dyan at type of passenger or crew. Siyempre, passenger tayo ng aircraft. Classification, OFW, non-OFW, or foreign national. Mamimili po kayo. At category, occupation, kung kayo ay land-based, seaman, or undocumented. Ito, pili natin land-based. Have you been vaccinated? Of course, yes. At mamimili kayo dito kung ano yung hawak nyo. Mayroon ba kayong vaccination national card? So, ayan. Oh. At, siyempre, yung bansa na inyong pinanggagalingan o yung bansang kayo po ay nakatanggap ng bakuna. So, pipiliin ko po United Emirates para po sa akin. At i-type at i-click nyo po ang next. So, ayan mga kabayan. So, dito po ay personal information lang po ang ating kakailanganin dito. Okay? So, dapat nakahanda na inyong passport, vaccination certificate, at COVID-19 test result kung wala pa kayong booster. Okay? Pangalan, yung una po is last name, first name, middle name, suffix, kung kayo kayong mga additional na pangalan, mga extension, sex, kasarian, and then yung kapanganakan, birth year, civil status, nationality. Nationality ka ba? Piliin po nyo is Filipino. Filipino po yan. Okay? Hanapin yung F. Ayan, Filipino. And then, PhilHealth. Kung meron kayo, pag walang kayong PhilHealth number, ilagay nyo lang dyan, NA. Okay? And then, passport number. And then, local number. Ibig sabihin yung telepono nyo po sa Pilipinas. Mari po kayo humiram sa inyong kamag-anak. Yung email address, ayan, kung nakikita nyo, capital letters, okay lang po yan kahit small letter yung email address nyo originally, pero dito po naka by default is lahat po naka capital letter. Okay? So, ang next po kabayan ay resident details. Dito kung saan po kayo tutuloy, so dapat yung po ang ilalagay ninyo na address. Halimbawa, tutuloy kayo ng Manila, pero ang inyong uuwian is Quezon. So, Manila po muna ang ilalagay nyo dito. Halimbawa, may kasama kayong turista naman, yung boyfriend mo na turista. Halimbawa, tutuloy kayo sa hotel. Yung hotel po mismo ang ilalagay nyo dito. Okay? So, ang next naman kabayan ay travel details. Dapat this time, nakahanda na po ang yung ticket. Okay? So, country/territory of port of exit. So, dito kabayan, halimbawa, galing kayong Saudi, pupunta kayo ng Dubai, then Dubai, Manila. So, ibig sabihin, meron kayong mga connecting flight. So, halimbawa, sasakay kayo ng Fly Dubai, tapos pagdating naman sa Dubai, mag-Emirates kayo. So, ang ilalagay nyo po dito, yung first of exit, of course, yung Saudi. Pero in my case, kasi direct flight ako, ang ilalagay ko po ay UAE. Okay, so airline. If connecting flight, please indicate the flight going to the Philippines. So, kagaya po ng sinabi ko, halimbawa kung galing kayong Kuwait, galing kayong Oman, tapos pupunta kayo ng Dubai. Okay? So, dapat ang ilalagay niyong eroplano, yung eroplano na papuntang Pilipinas na. Okay? Yung eroplano na sasakyan mo papuntang Pilipinas. Kung halimbawa, galing ka ng Kuwait, sasakay ka ng Fly Dubai, tapos pagdating dito sa Dubai, kayo, Philippine Airlines. So, ang ilalagay niyo po is Philippine Airlines. Okay? Pero in my case, since nasa Dubai ako, direct flight ako, so ang ilalagay ko po ay Emirates Airline. Ayan. So, naglo-load na po siya, no? So, flight number AK334. Tignan nyo po sa ticket. Kung hindi nyo makita, kabayan, kung hindi po dito makita ang inyong ticket number, ay maaari nyo pong i-type dito. Okay, other specify flight number, kung ano nakalagay dyan sa yung ticket. Kung halimbawa hindi nyo po makita dito sa selection. Seat number, kung kayo halimbawa nakapag check-in na online. Okay?
So malinaw po dapat yun. Kung hindi malinaw ay mag-commento lang po sa ating comment box na section ng ating video para masagot po natin at para po matulungan ko po kayo. Okay? So type of OFW, ayan, type of employer, so i-type na lang po dyan kabayan, ayan. And then, are you vacationing with OFW? Yes. And then, vaccine information, first dose, kung kailan po kayo unang nabakunahan. So, i-type nyo lang po dyan. So, nabakunahan ako 2021. Ay, tapos yung month is February. February 16. Okay. Name of vaccine is Sinopharm. Okay. Tapos second dose is ganun din po. I-type niyo po yung kung kailan po kayo nabakunahan for the second dose. So ayan, second dose, name of vaccine. Ayan. Have you been, ayan, kung meron kayo nakatanggap, kung nakatanggap kayo ng booster, yes, i-type niyo po dito ang date ng booster dose, name of vaccine, at saka country where you're vaccinated. Since sa akin, wala akong booster shot, so skip ko lang kayan kabayan. Ayan, and upload vaccine certificate. Next po is upload negative RT-PCR test kung hindi pa kayo fully vaccinated. At kung kayo boosted na, so hindi nyo na kailangan. So, kailangan natin upload ng vaccination certificate. So, ayan, na-upload ko na ang vaccination certificate and then ang ating negative RT-PCR test result. So, date of swab. So, let's say, nagpa-swab tayo ng July 31. Okay, tandaan nyo po kabayan. This is for tutorial purpose only. Okay, dito travels country. Kung meron po kayong history with the month, nag-travel po kayo. So, dapat ilagay nyo po dyan ang inyong travel history. So, ayan, kung kayo na-expose, kung meron kayong mga sakit, comorbidities, kung wala naman, di skip nyo lang po yan kabayan. At ilagyan po nyo, lagyan nyo po siya ng no-no. And then, click nyo po yan. I-click nyo po yan, I am fully aware. And then, i-type nyo po yung CAPTCHA. 3-PD-4-QT. At i-submit nyo po. So, ayan na po kabayan. Tayo po'y nakarehistro na sa One Health Pass. Valid for boarding. Ayan, meron na tayong QR code. At may nakalagay na qualified for express lane kabayan. Okay? So, ibig sabihin, ang email ay hindi na po kailangan. Ibig sabihin, hindi natin kailangan pumunta sa email para i-print ang ating barcode. Kasi dati, kailangan pa natin pumunta sa email. Tapos, pagdating sa airport, kailangan kunin yung barcode bago tayo po ay mag-check-in. So, ngayon, direct barcode na po. Napaka-simplified ng bagong sistema. Napaka-bilis. At qualified for express lane na po tayo, kabayan. So, ito kabayan, screenshot nyo lang. Ayan. Screenshot nyo lang yan. At we are ready to go for check-in, mga kabayan. Okay? Salamat po. Paalam. Syukran.